At ngayon po, walang iba malapit na malapit sa ating mga puso, ang punong bayan po ng dakilang bayan ng Bukawi. Let us all welcome Mayor Jonjon Villanueva! Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lamang pong batiin ang bawat isa mula po sa bayan ng Bukawi, lalawigan ng Bulacan. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang matagumpay na 46th anniversary. Tunay nga na ang Diyos ang kasagutan sa lahat ng problema na ating kinakaharap. Problema ng mundo, problema ng bansa, problema ng bayan. Maging personal na problema ng bawat isa, ang Diyos ang tanging kasagutan dito. Amen po ba? Kaya po sa inyong lahat, muli kami po'y bumabati. Happy victorious 46th anniversary. God bless you all. Thank you, Mayor Jonjon Villanueva. At this juncture, let us fix our eyes on the screen for a very important video. From their humble beginnings as a Bible study group to their present 5 million strong membership at home and abroad, the Jesus is Lord Church has remained steadfast in their mission. Their dedication and commitment are truly inspiring. I thus join the chamber as well as its members and the entire country in congratulating and commending the Jesus is Lord Church. Sa pagdaan ng mga dekada, ipinamalas ng JIL Worldwide ang turo ng Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa. Nariyan silang nakikiramay sa harap ng iba't ibang sakuna at tumutulong sa pagtaguyod sa mga pamilya at paghubog sa mga kabataan. Po, nagpapasalamat, kinikilala natin ang Jesus Lord Church Worldwide at sa lahat ng mga programa at affiliates nito tulad ng Light TV for spreading programs, Jesus Lord College Foundation Incorporated, I Care Compassion Ministries Foundation Incorporated. Muli, binabati na natin ang Jesus Lord na way patuloy silang maging gabay ang ating pong mga kabayan. For more than 4 decades, JILCW has been a beacon of hope, offering spiritual nourishment to countless individuals. I want to extend my heartfelt congratulations to the entire JILCW community. May your 46th anniversary be a reminder of God's faithfulness, a celebration of your continued growth, and a renewed commitment to your mission, spreading the word of Christ. The values instilled within this community, that of compassion and service, serve as a powerful example for us all. The dedication of their members in various fields showcases how faith can inspire action and foster positive change. Congratulations to JIL. The JIL Church is not only celebrating 46 years of faith and community, it is also celebrating 46 years of civic engagement and service to the country. Dito pa lang sa Senat, nakikita natin ang sipag pagmamahal sa bayan ng ating kapatid na si Senator Brother Joel Villanueva. Mabuhay po ang JIL. Congratulations on your 46th anniversary. The church is more than just a physical structure. It is a foundation of faith. As stated in Luke chapter 6 verse 48, they are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. For nearly 5 decades, the JIL church has been a steadfast rock of faith, hope, and transformation for millions of Filipinos in the country and around the world. The JILCW is a physical manifestation of the saving, healing, delivering, and transforming power of Lord Jesus Christ. Kahit saan sa mundo may JIL member na kumakalinga, nagpapalaganap ng salita ng Diyos. They are indeed a channel of God's love to us. The JIL Church has always maintained its firm grasp of this truth. It is only by reaching out to others that we become more like God we serve. I firmly support the adoption of this resolution. May the JIL Church continue to shine in their light. Kasama po tayo ng lahat ng kapatid natin sa Jesus is Lord Church Worldwide sa pagdiriwang ngayong taon ng kanilang pagkakatatag. This year, as they celebrate their 46th founding anniversary, kasama niyo po kami sa taimtim na panalangin para sa mas marami pang makabuluhang taon. The Jesus is Lord Church Worldwide is not only dedicated to spreading the word of God, but is also committed to improving the lives of our less fortunate kababayan.
Philippines. As we celebrate this milestone, I join in wishing the Jesus is Lord Church Worldwide a joyous 46th anniversary and continued success in its mission. Ito po ang nakita po natin sa GIL sa pamamagitan po ni Senator Joel Villanueva. Naramdaman ng kamusliman ang kanilang pagmamahal sa kanilang kapitbahay at kami po yon, kami pong mga Muslim. Dahil sa katuruan po ng GIL na mahalin ang kanilang neighbor, ang kanilang kapitbahay. Ito pong pananampalataya ng GIL ay nakikita po natin ang tunay na pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos. For me and for my family, the commendation for JIL is merited entirely on personal grounds. When my father's body was finally brought back from Hawaii to Ilocos Norte, there was no priest, no church, no person who would provide the last rites. Until late one afternoon, Brother Eddie Villanueva arrived in Batac. He volunteered to offer the last prayers. My mother said, "No, my husband jailed you 2 times. Brother Eddie said, "Jesus is Lord, forgives, as our Lord Jesus Christ did." We send our warmest greetings to JIL Church Worldwide, to our dear colleague, Senator Joel Villanueva, and Congressman Brother Eddie Villanueva on this joyous anniversary celebration. So sa JIL Worldwide, happy, happy anniversary sa bawat isang membro. God bless you more and more as you bless the nation. Congratulations, Jesus Lord Church Worldwide, on your 46th anniversary. Mabuhay po kayo at maraming salamat. On behalf of the entire JIL Church Worldwide family, maraming salamat po at pagpalain tayo lahat ng ating Panginoong Diyos. JIL people, let us welcome our beloved and hardworking Senator Testament, Senator Joel Villanueva. Praise God, God is good! And all the time! Isa hong mapagpalang hapon sa inyong lahat, kaway naman po kayo dyan! Kamusta po kayo? Napag-utusan po ako na ipakilala ang ating panauhing pandangal. Hayaan po ninyo na ipakilala ko siya sa maikling pagpapakilala lamang, sapagkat pag inisa-isa ko po ang kanyang mga accomplishments bilang isang lingkod bayan, aabutin po tayo ng siyam-siyam. Alam niyo po, noong kami po ay unang magkaanak ni Sister Gladys, si Jayden, ang aming miracle baby. Ang sabi po sa amin ni Sister Dory at ni Brother Eddie, pag kumuha ka ng iyong kumpare o kumare, dapat sila yung mga pag nawala ka sa mundong ito o may mangyari man, sila yung tatayo na pangalawang magulang ng iyong mga anak. Kaya po, hindi kami nagdalawang isip na maging kumpare namin ang tao na ito. At ang tao po na ito, 3 beses naging miyembro ng Kamara de Representantes, naging minority leader ni Joel Villanueva nung panahon na tayo ay nagpa-file ng mga impeachment complaint doon sa Kamara de Representantes. Naging mentor po natin siya bilang Deputy Majority Leader ng Kamara. Kaya po tayo ay naging bihasa sa rules of the House of Reps and rules of the Senate. Without further ado, brothers and sisters in Christ, let us give a God bless you welcome to the Senate President of the Republic of the Philippines, Senate President Chis Escudero! Sa aking kaibigan at kinagalangan na si Brother Eddie Villanueva, ang Pangulo at Spiritual Director ng JIL Church Worldwide, sa aking kaibigan at kasamaan sa Senado na si Senator Joel Villanueva, ang kanyang may bahay at lahat ng miyembro ng kanilang pamilya, sa mga piling panauhin at bisita sa aking likuran, sa aking mga minamahal na miyembro ng Jesus is Lord Church Worldwide, isa pong maganda, pinagpala,
na hapon po sa inyong lahat. Karangalan ko po bilang tagapangulo ng Senado ang ihatid sa inyo ang resolusyon na kumakatawan ng mensahe at nasa sa loob at isipan ng mga miyembro ng Senado. Lahat na 24 na miyembro ng Senado, dati man o kasalukuyan, dahil binibilang ko ang parating suki ninyo dito na nahirang na bilang kalihim na si Secretary Sani Angara bilang bahagi pa rin ng institusyon ng Senado. Kung mamarapatin po ninyo, hayaan po ninyong basahin ko ang nilalaman ng ipinasang resolusyon ng 19 na Kongreso ng Senado sa aming 3rd regular na sesyon. Nakapaloob po sa resolusyon bilang 202 na may pamagat na resolution congratulating and commending the Jesus is Lord Church Worldwide on the occasion of the 46th founding anniversary today, October 12, 2024. Whereas the Jesus is Lord Church Worldwide JILCW, formerly known as Jesus is Lord Church or JILC, will be celebrating its 46th anniversary today, October 12, 2024. Whereas started in 1978 as a Bible study group of 15 students from the Polytechnic University of the Philippines, then the Philippine College of Commerce, the JILCCW has grown with millions of members all over the Philippines and in neighboring Asian countries, as well as in Europe, in Australasia, the Americas, the Middle East, Africa, and worldwide. Whereas the JILCW is firmly committed to evangelize Filipinos and all peoples of the world through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ through its various ministries, TV, radio, literature, video ministries, eye care, and the JIL Christian Schools, JIL Colleges Foundation Incorporated. Whereas, corollary to its spiritual care objective, the Jesus is Lord Church Worldwide is also committed to help the Filipino people, particularly the poor and the underprivileged, through its poverty alleviation and educational programs. Whereas, the JILC Worldwide is hardworking and indefatigable pastors, leaders, and volunteers have demonstrated their unqualified dedication to help the people in the middle of crises and disasters that hit our country. Whereas, the Jesus is Lord Church Worldwide has been a source of spiritual and moral guidance, labor-related counseling, migration-related assistance to overseas Filipino workers and other Filipino migrants in various parts of the world. Whereas, JLCW's unique crusade to spread the teachings and gospel of the Lord Jesus Christ to the Filipino people on matters affecting morality and family values brings hope for the spiritual well-being of the nation. Whereas, for its invaluable contributions to the country's effort towards moral recovery, community development, and nation building, Jesus is Lord Church Worldwide deserves the special commendation and congratulations of your Senate, this August Chamber, and the Filipino people on the occasion of your 46th founding anniversary. Now therefore be it resolved. Resolved by the Senate of the Philippines to congratulate and commend the Jesus is Lord Church Worldwide on the occasion of its 46th foundation anniversary today, October 12, 2024, adopted and signed by yours truly and all the members of the Senate
unanimously. Congratulations po sa inyong lahat. Praise the Lord! Thank you so much, Senator Cheese Escudero. At habang siya po ay nandito po sa gitna, atin pong tatawagan ang atin pong President Bishop Brother Eddie together with our Vice President, Reverend Pastora Jovi Villanueva Binale, and of course, our Senator Joel Villanueva upang tanggapin po ang atin pong Senate Resolution Number 1885. Sasamahan din po sila ng atin pong Executive Management Board members. Pinapabot po natin ang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga nagbigay ng commendation at pananalangin and best wishes sa Jesus Lord Church Worldwide Ministry celebrating her 46th anniversary. Nagpapasalamat ang buong pamilya ng JL Church Worldwide. Una, kanina binasa ang commendation ng House of Representatives led by Speaker Martin Romualdez. At ngayon po ay ang glorious commendation ng Philippine Senate of the Republic of the Philippines. Pinapasalamatan natin ang 17 mga senador at buong Senado ng Republika ng Pilipinas sa pangunguna ng ating ginagalang at minamahal na kaibigang Senate President Cheese Escudero. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Pagbagsak ka po sa paningin ng Diyos. Hindi mo mararanasan ang kaligayahan na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo. Now here comes the emergence of artificial intelligence. The emergence of robots. At nais nating iparating ang mensahe natin sa kanila. Atin, ang buong Kalayaan Island Group. Mabuhay ang West Philippine Sea! Hanggat wala po tayong klarong solusyon, mananatili po itong anlibaha. Itong moko, marami po tayong masasagip na buhay. Marami tayong masasagip na future ng next generation. Gusto ko po na magkaroon po ng School of Medicine in all regions in the country. Pagtuloy-tuloy po ang ating layunin na hindi lamang mapaglingkuran ang ating mga kababayan, mapaglingkuran po natin sila to the best that we can. JIL people, let us welcome back on stage Senator Joel Villanueva. To God be all glory, honor, and praise. Amen po ba? God is good! And all the time, alam niyo po, nakakatuwa dahil kahit anong nangyayari sa mundong ito, alam natin yung sabi ng John 16:33, in this world, there will be troubles, there will be tribulations, but God said, be of good cheer. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa nasa kanan, be of good cheer. Sabihin mo sa nasa kaliwa, ikaw din, be of good cheer. Because God has overcome this world. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, personally, growing up, nung lumalaki po ang JIL Church, ang lagi pong sinasabi ni Sister Dory, importante na kilala mo ang Diyos mo. Kilala mo kung sino yung tinatawag mo pag nangangailangan ka. Ngayon po, anibersaryo ng JIL Church, ang tema natin, who is the answer? Christ Jesus is the answer. Amen po ba? Sabi po ng Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee. I will show you great and mighty things that thou knowest not. May mga kamanghamanghang bagay na tanging Diyos lamang ang makakagawa. At gagawin niya po ito kung tatawag po tayo sa ating Panginoon. Napakasarap sa mga JIL people na alam po natin kung sino yung tinatawag natin. Amen po ba? Pagka may sakit karamdaman tayo, pagka iniwan tayo ng ating kaibigan, pagka nasasaktan tayo, pagka nalulungkot po tayo, alam natin meron tayong tatawagin. Sabi ng Matthew chapter 11 verse 28,
Sino man sa inyo ang nabibigat ang lubha? Sino man sa inyo ang merong mabigat na dinadala? Ang sabi po ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. At kayo ay makakaramdam ng kagalingan. Kayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Kayo ay magkakaroon ng kasaganaan. Come to me, sabi ng Panginoon. Come to me. Hindi po kung kani-kanino. Hindi kahit sinong politiko na pwedeng magsabing pinangakuan na kayo. Gusto nyo pa, tuparin ko ang pangako. Yung mga politiko na madali lapitan pero mahirap hanapin. Hindi po ba? Tayo po, alam natin, pag lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos, hindi niya tayo itataboy. Bagkos pag lumapit tayo sa Kanya, merong sagot sa ating problema. May sagot sa ating dinadala. Sapagkat alam natin that Jesus is... Amen! Napakasarap po na alam natin ang sagot. Christ is the answer. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang tanong sa ating mga kaisipan, klaro ang sagot, si Jesucristo. Kaya JIL people, sa bawat isa na JIL mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa apat na sulok ng daigdig, mula po sa aming pamilya, kay Sister Gladys, sa aking mga anak na si Jaden at si Gwyn, bumabati po kami sa inyo ng happy, happy, victorious 46th anniversary, JIL people. God bless you all. Keep on pressing. Press on. Press on to win the prize of what God has prepared for all of you. Because the Lord, our God, who started a good thing in us, ang pangako po niya, He shall complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po. God bless you all. Mabuhay ang JIL Church! Now to bear witness on God's favor for the JIL people, let us welcome again here on stage the Vice President of the Jesus is Lord Church Worldwide, Reverend Pastor Jovi Villanueva Binalia. Praise the Lord, praise the Lord. Muli po, happy 46th anniversary, JIL Church Worldwide. He who began a good work in you is faithful to complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Tunay nga po na ang Diyos na nagpasimula ng JIL Church ay tapat. Pakisabi nga po, Amen! Our God is faithful. 46 years ago in 1978, ang Diyos po ay tumawag ng isang lalaki sa pangalang pong Brother Eddie. Pagka po siya ay dinidescribe niya ang sarili niya, sinasabi niya, his irrelevant life. Totoo po, dahil ang buhay na wala kay Kristo ay irrelevant. Pero ang Panginoon po, rich in His grace and love, tinawag po niya ang irrelevant life ni Brother Eddie. At simula po kay Brother Eddie, siya po ay nagpangaral ng salita ng Panginoon sa Polytechnic University of the Philippines ngayon. 15 students ang nag-respond sa kanyang preaching of the gospel. Pinasimulan po ang Jesus is Lord Church Worldwide from 15 students. Pakisabi niya po, 15 students. At ngayon po, ang JIL is scattered in more than 70 countries all over the world! Hindi po dahil sa kakayanan ni Brother Eddie o ng 15 students, kundi dahil kasakasama natin ang Panginoong Diyos. Amen po ba? It is because only in the name of Jesus. Naalala ko po, may nagtanong po kay Brother Eddie, ano bang sikreto ng JIL Church? Alam niyo po ba kung anong sikreto ng JIL Church? Ang sagot lang po ni Brother Eddie, wala pong sikreto ang JIL Church. Basta itinataas lang po namin ang pangalan ng Panginoong Jesus. That's it. We lift up the name of the Lord Jesus Christ.
And the Bible says, na pag tayo itinas natin ang pangalan ni Jesus, He will draw all men unto Himself. And so, dahil tinataas natin, Jesus is Lord. Pwede po bang isigaw natin, Jesus is Lord. Ang Panginoong Diyos po, ang banal na Espiritu ay kasakasama natin, kumikilos, nagko-convict, at ngayon po, lahat po tayo ay naririto sa lugar na ito. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Diyos? Hallelujah! Somebody shout, thank you, Jesus! Somebody shout, thank you, Holy Spirit! Lahat po tayo ay naririto dahil sa awa at habag ng Panginoong Diyos. At ang JIL Church po ay hindi titigil. Hindi po tayo titigil na gawin ang kalooban ng Panginoon. In 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi doon, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you. Pakisabi nga po, patient with you. Patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ito po ang puso ng Panginoon, na ang lahat po ng nilalang niya ay maidala sa Kanya, ma-realize ang kasalanan, magsisi ng kasalanan. Kaya naman tayong JIL, we will continue to bring all peoples to the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, and religious affiliation, through the saving, healing, and delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Can I hear an amen? Kaya po bilang JIL, lahat ng platforms, gagawin nating pulpito ng Diyos. Amen po ba? Lahat ng platforms, mapa media yan, TV, radio, social media, World Wide Web, or maging ang mga partners nating mga foundations and organizations, kagaya ng iCare Ministry, kagaya ng Jesus is Lord Church Colleges Foundation, lahat po ng pwede nating lugar kung saan pwede nating ideklara na si Jesus ang Panginoon, ito po ay gagawin natin. Amen po ba? Amen po ba? Because this is the great commission of the Lord sa ating pong lahat. In making disciples in all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. For 46 years, marami tayong naranasang mga challenges. Marami tayong mga naranasang, sabihin na natin, storms of life. Kagaya ng ulan kanina, habang umuulan, nanatili tayong nakatayo. Nanatili tayong sumasamba. Nanatili po tayong nagpapasalamat. Dahil in spite of the challenges, in spite of times of loss, Jesus is our portion. Sabi ng Psalms, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Kaya sa totoong buhay, si Jesus lamang po ang ating kailangan. Amen po ba? Si Jesus lang ang sagot sa ating buhay. Amen po ba? At ito po ang paulit-ulit natin idedeklara. Ang Panginoong Jesus lamang ang ating kailangan. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo.
kabiguan. Tila ba pag-asa mo'y maglalahong ganap, at di alam kung saan patungo ang landas. Kung ang hanap mo'y kapayapaan ng puso, isip mo't damdamin ay laging litong-lito. Walang mga kaibigan ang sa'yo'y dumarabay, at para bang ang buhay ay walang saysay. Si Jesus, walang mahirap.
sumakay. Gasolina ay panghabang buhay. Dahil mo ay suri, magkakatulan. Hindi pwede ang sumabi. Siya ang tubre ng buhay. Dito ka sumakay. Gasolina ay panghabang. Pasaway, pasaway, pasaway. Hanap ko ay kulot-away sa lunak sa agos ng buhay. Ako ay pasaway, pasaway, pasaway. Magulang ay sinusuway sa akin ay wala gumagabay. Pasaway, pasaway. Ay natuto ng maraming mali sa buhay, ang pagsusugal, ang paninigarilyo, ang pag-inom, at ako po'y lumaki rin nang wala po akong kinatatakutan. Kaya po dumating po yung panahon na dahil nga sa pag-iinom, dahil po sa paninigarilyo, nagkasakit po ako sa atay at sa bituka. Dahil nga po sa pagsusugal, ako po ay natutong magnakaw at dumating din nga po doon sa punto na maging ang asawa ko po ay natuto na rin pong magsugal. Kasama-kasama ko na po siya pag Sabado, pagkatapos po ng aming trabaho, Leonis na po ng umaga ang aming pong balik. At humantong din po doon sa isang punto na ang aking pong asawa ay plinano ko pong patayin sa pamamagitan ng pag-ahagis sa 7th floor. At nalaman lang po niya at namalayang iyon ang aking gagawin. Kaya po nung nasa terrace na, kinagat niya na po ako sa balikat ko at siya po ay aking pong nabitiwan. Taong 1996 po ay umuwi kaming mag-asawa ng Pilipinas. At doon po sa amin pong pag-uwi sa Pilipinas, nagkataon pong noon ay kaarawan ng aking pong isang anak na si Amalia. Sabi ko po sa kanya, ano ang gusto mong pa-birthday namin sa iyo? At ang kanya pong naging kahilingan ay ang kami po ay sumama sa kanilang church na dinadaluhan. Dahil sa ayaw po namin ang amin pong anak ay magdamdam, pinagbigyan po namin siya ng isang beses. Kaya po kami mag-asawa ay umattend. At nung kami po ay umuwi na at bumalik na dito sa Italy, hinanap ko dito ang church ng JILS dito po sa Milan na kung saan ay naandun po ang aking pong dalawang kapatid na dating talagang ayaw ko pong pumunta. Ngunit ako po ay pumunta na po doon. Umaten po ako at ito po ay nagpatuloy. Ako po ay nakakilala sa Panginoon na bago ang buhay at ang ginamit ko rin pong isang kapamaraanan, hindi lamang po yung pagpapatuloy ng pagdalo sa church, kundi ang Bible study po. Bawat meron pong Bible study noon, ito man ay araw-araw, ito po ay aking pong pinupuntahan upang ako po talaga ay makaiwas sa gawaing hindi okay sa kalooban ng ating pong Panginoon. At nung ako nga po ay umuwi na, noong sumunod po naming uwing mag-asawa, ipinakita ko po ang pagbabago sa buhay ng marami po sa aming pong barangay na nakakakilala po sa akin. Kasi alam po nila,
ang aming tahanan, sugalan, ang aming pong paligid ay sugalan. Nung una ko pong uwi, ako ay nagpapainom. Ngunit nung ako po'y umuwi ngayong pangalawa, ay ito po ay wala na. Wala nang inom, wala na pong sugal, wala nang sigarilyo, at ang buhay ko po ay binago na ng ating pong Panginoon. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala? Elementary pa lang po ako, madami na po ang katanungan sa buhay ko, sa pagkatao ko, sa pamilya ko, sa sitwasyon ng buhay namin. Then yun nga po, napapansin ko naiba na ako sa karamihan. Pinanganak akong babae pero mas malapit ako sa mga babae. Pinanganak akong babae pero masiga ako sa mga lalaki. Nung nagkatrabaho na po ako, saka po ako nagkalakas ng loob na magladlad sa aking pamilya. Hanggang sa nagka-jowa na ako, iniuwi ko na sa amin. Nakasyam ako ng girlfriend. Yung long-term relationship ko, nung nakipaghiwalay na siya, doon ko na naramdaman. Masakit pala. Naisip ko na lang din na mag-Taiwan. Doon ko naman po na-meet yung katrabaho ko dati na babae din. Which is parehas kaming broken. Na comfort namin yung isa't isa, which is hanggang sa lumaon, naging kami. Ang nakarelasyon ko po palang ito ay umaattend na ng JIL. Hindi ko din po maintindihan na biglaan na lang after ng camp, nakipaghiwalay siya sa akin. Sabi ko, bakit? Ang inano niya po sa akin ay kailangan, gusto ko nang baguhin yung buhay ko. Gusto ko nang itama. Masakit, oo. Pero tinanggap ko. And then, after noon, nawala na kami. Ayaw na niya talaga. May nag-invite sa akin na JIL din, mga members, yung mga leaders, ganyan. Pinaunlakan ko na, sumama ako. At umattend ako sa church, sa Sinchu. Sabi ko, ano bang meron sa JIL na yan? At pinagpalit niya ako, bakit pinili niya yun? Umattend ako ng mga gawain. Nawilin ako sa church kasi hindi ko talaga naramdaman yung condemnation, rejection, judgment.
hindi nila pinaramdam sa akin na iba ka. Tomboy ka, hindi ka pwede dito. Never nila yung pinaramdam. At saka doon ko naramdaman yung sinasabi nilang home away from home. Dito ako natutong magdasal, mag-open ng Bible. Ang sabi nga po sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Be transformed by renewing of your mind. Lagi ko na siyang daladala sa pamumuhay ko sa araw-araw dito sa Taiwan. Parang lagi kong sa mga bisyo ko o kaya sa mga pambabae ko, parang naisip ko, wag daw ako maging ganun. Sinurrender ko lahat sa Kanya. Yung burden ko, yung galit ko, ibinibigay ko na sa'yo. Then, grabe ang Lord sa pagkilos niya kasi diyakap niya ako. Tangi ko na sabi doon, forgive me Lord, use me. Praise be to God po talaga na may ginagawang himala ang Lord sa buhay natin. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko at katanungan ko sa buhay ko, Christ is the answer. I joined the military. I joined to be part of US Navy because in my mind, like, oh, I can do 20 years and retire, have a lot of money, and then I can do whatever that I want, pursue, you know, power. I become addicted to alcohol. I become addicted to going out to party because that's the only moment that, you know, I can see, like, people are just happy. But then when I come home, it's still, there's still emptiness, there's still depression. I still feel rejected. That night, my sister, she woke me up. Like someone is like, wake up, gising, nasusunog, there's fire in our home. After everything was put out on the fire, that's when I really come to God. And I asked God that, wow, like I was just really lost and I've been trying to do everything in my hands. And I asked God, like, I need a change. What do I do? I need you, God. And that's when I realized that only Jesus is the answer to my life. Like, Lord, show me what I need to do. So the Lord answered my prayer because there was a need at that time at my work that I have to sing at the stadium and I don't know how to sing the national anthem. And all of a sudden, there's like a voice in my head that's like, call Joanne. So Sister Joanne is actually my best friend back in the college and I haven't talked to her for probably a decade. At that moment, now later on, I found out that she was really praying and interceding. So for 10 years, she's been praying for me. She's calling the name of Jesus for me to be saved. And the rest is history. After we have that call, I accepted the Lord Jesus Christ through Facebook Messenger. So I was on my 11th year being active duty in the United States Navy. And I have to make a decision again if I will stay or I will get out. And that's when I had that deep conviction from the Lord that the Lord is calling me to stay here in New York City. I don't even know what it is, but that moment, every time I open the Bible, I always see the story of Jonah. I said, like, Lord, I will pray about this, but I will believe and I will put my trust in you that everything that I need, everything that my family need, you're the one that will provide. And the time, so 2021, I did a decision to get out of the Navy to pursue my calling. God really provided ever since I left. Sometimes there are tests in our life.
that we always have to go back, you know, Lord. Well, you know, truly, it's just really Jesus can always give us the answer. It's only His Word that can always give us the answer. Nung una, ang akala ko, ang buhay ko ay di na magbabago. At kahit ano pang gawin, balik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan. Nang halos ako ay sumuko na, si Jesus ay nakilala. Lamang ang pagsinta ng Diyos sa makasalanan ng sanlibutan, iniregalo niya at ibinigay ang kanyang kaisa-isang bugtong nana, namatay sa krus ng Kalbaryo. Walang kasalanan, inako ang kasalanan ng tao. Now, you are receiving, hallelujah, you are receiving the overflowing favors from heaven. Receive all the benefits of Calvary in the name of Jesus. Receive the power, the anointing of the Holy Ghost.